Ang topic natin ngayon ay sobrang ganda. Dahil marami nagtatanong sa akin, ano ba yung nasa picture na ginagamit ni Goku? Hi guys! Welcome back to my channel. So, ang topic natin ngayon ay sobrang ganda. Dahil marami nagtatanong sa akin, ano ba yung nasa picture na ginagamit ni Goku? Ito yung picture na yun, no? Yung, ano bang tawag dyan? Stacker yan, okay? So, maraming tatanong, ano ba to? So, this vlog is all about show stacker or tinatawag din nilang stands, okay? So, before tayo mag-start, don't forget to like and subscribe. Hit that notification bell para lagi kayong updated. Damihin nyo na yung pag-like. Click nyo ng marami para at least alam ng YouTube na mahilig kayo sa mga Frenchy content. Okay? Tapos mag-subscribe na rin kayo, guys. Ito pala si Goku. Ah, si Gohan. Kasama natin ngayon si Gohan. Okay? So, ang tanong ay, what is stacking? What is a show stacker? What are the uses of a show stacker? And how to use a stacker? And why I bought a stacker? So, yan yung mga questions natin for today at sasagutin natin yung isa-isa. Stacking is a behavior in which the dog stands in proper position for the written standard of his breed. May different style of stocking like free stocking, hand stocking, and stocking using an equipment. Dun muna tayo sa what is a show stacker. A show stacker is an ultimate training device for teaching puppies and dogs of all ages and sizes the correct stack for the conformation show ring. So habang nagsasalita ako, maglalagay ako ng mga videos dito sa kung paano kung ano itsura ng stocking, okay? Kung ano itsura ng show stacker. So, what are the uses of a show stacker? Second question. To train them on the right posture ayon sa breed standards nila. So, maglalagay tayo mga pictures, videos dyan. As I've mentioned kanina, may other forms of stacking like free stocking, hand stocking, pero mas effective and mas mabilis using this equipment. So, malaking tulong talaga siya. Kapag pinatong mo sila sa stalker, limited space for movements compared to free stalking or hand stalking na sa table lang na pwede nilang basta i-move lang yung paa nila. So, yun. So, number two, taking pictures of your dog will be easier and madaling makokorek ang posture nila bata pa lang. And of course, syempre, pag meron kayong stud, kailangan nyo ng mga magandang picture. So, isang malaking training to. Tsaka, isang way to para may maganda kayong picture. Ito yung sample ni Goku. So, talagang makikita nyo yung size niya, yung head niya dahil sa stalker. Okay? Also, grooming will be easier. So, syempre, sanay na silang nakatayo ng upright na maganda, di ba? So, pagpatong nila sa stalker, trained na sila. And well-behave, of course. Siyempre, hindi sila masyadong magalaw pag nilalagay mo sila sa table. Also, in the long run, kahit anong hard surface na patong mo sila, ma-associate na nila sa stocking. So, katulad nito, hindi ko pa ito masyadong natitrain, kaya medyo magulo pa si Gohan. Tsaka siguro, nahihiya siya sa inyo, guys, kasi hindi siya sanay na may camera. So, lay down lang, baby. So, next, how to use? Better to start very early. So, habang puppy pa sila, pwede mo na silang simulan, basta kasya na sila dun sa stalker. Pick a designated time when to put them in a stalker. Do this 2 to 3 times a week. Hindi dapat araw-araw para hindi sila magsawa. At para hindi din sila maging overconfident na tanggalin lang nila yung paa nila dun sa stalker. Minsan kasi pag kampante na yung aso sa stalker, may katigasan ng ulo, minsan gusto na nilang bumaba na. So, pag sampa mo sa table, i-stock mo lang sila 15 to 20 seconds. For 3 to 5 times. So, ganun yung training. So, for example, magti-training siya for this day. 15 to 20 seconds, nakatayo siya sa stalker. Tapos after 20 seconds, bababa ko na naman siya. Pahinga onte. Tapos babalik ulit siya. Ganun lang. 3 to 5 times yun. Okay? So, yun yung training niya for the day. Better to be done with a partner para at least may katulong kayo sa pagbubuhat tsaka pag-arrange ng kanyang mga paa. One will stalk. And of course, one will judge the form and posture and bite of the dog and correct accordingly. So, kung medyo hindi maganda yung pagka-angle ng paa, sabihin nung isang mag-guide sa'yo.
So sa una, mahirap talaga siya magpasunod. Takot pa sila talaga sa una. Akala mo useless yung pagbili mo sa stalker, pero along the way, matututunan na rin nila yan. Matututunan na din dogs mo kung paano gamitin yan, okay? You should know what motivates your dog. So pwede with treats or pwedeng food. So para at least ganahan sila sa pag-stalk or parang meron silang positive reminder na pag nagsustalk sila, makaka-receive sila ng treat, dog treats or something. So, sa pagbigay naman treats, pwede din magbigay ng chicken, or pwedeng baboy, pwedeng pork. Depende yun sa aso nyo. Pwede din cheese or hot dog. So, habang nasa stock siya, huwag nyo na lang masyadong bigyan. Medyo patikimin nyo lang para at least hindi siya magsawa dun sa food. Huwag din super dami. Yung para lang mabitin lang siya, di ba? At ganahan sa pagsastocking. At kung makita mong medyo sanay na siya sa stocking, pwede nyo din siyang iwanan, try nyo iwanan, isa din sa mga training yon. So, pag medyo magaling na siya, try nyo unti-unting lumayo as a training din. At ang goal is mapabayaan siya mag-isa sa stalker ng nakatayo lang, di ba? So, the reason why I bought a stalker is hindi naman dahil isasama ko sila sa show. Most of my dogs are fad collars I wanted to train them for added discipline and at the same time, mapapadali ang aking mga pictorials tsaka magandang mga pictorials ko. Ito yung sample kay Goku. Talagang mapapasunod mo siya dahil nasa stalker siya. And of course, yung ligo time. So medyo nagiging obedient na rin. And added bonding time and routine sa inyong mga dogs. Okay? So, and also sa pictures, walang gimmick, walang edit, makikita lahat ng sides. Makikita din yung kung maganda ba talaga yung structure niya. Yan, yun yung isang maganda sa mga, yun yung isang maganda sa stalker. So, meron ako isang client ni Goku, hindi na siya nag-kennel visit kasi nung nakita niya yung mga pictures ni Goku, talaga makikita mo, wala nang ibang tinatago dahil sa stalker. Makikita yung side, makikita yung harap, makikita yung likod, yun. So yun guys, so sa mga nagtatanong kung saan ko nabili yung stalker, ito guys, I bought this stalker from Sir Yves Mercader of Whelp Tech Incubator. So ito yung Facebook niya guys. Add nyo siya sa Facebook kung gusto nyong bumili ng stalker. And siya din nagturo sa akin kung paano gamitin to. So pag bumili kayo sa kanya ng stalker, meron siyang instructional video or pwede siyang instructional na pwede siyang i-chat sa mga questions nyo. And sobrang solid din naman incubators niya. So add nyo siya guys or tignan nyo yung mga binibenta niya, incubators and stalkers. And soon, I think magkakaroon kami ng giveaway. Magpapamigay kami ng mga stalker. So, pakiabangan yon sa mga future vlogs. Kaya, kailangan lagi kayong updated, notification bell guys, and then subscribe dapat kayo. Okay? So, sana marami kayo natutunan today. More vlogs soon. Bago tayo matapos, don't forget to like and subscribe. Don't forget to like and subscribe. Hit that notification bell. And guys, don't forget to like our page, Trap Bullies, and Instagram. So, thank you guys for watching. I hope marami kayo natutunan. Peace! Thank you!